They are ano popular pet in ano sa ibang bansa kasi because of their ano docile nature. Legs in. Hello Kaligwatics, welcome to the channel. Kami ay naglilibot sa Davao at naghahanap ng mga fish breeders at fish farms, pati pet shop din. Iniikot namin ang Davao guys para mabigyan kayo ng magandang content kung saan makakabili at makakahanap ng mura at quality ng mga isda. Today Kaligwatics ay may pupuntan tayong wild, something wild today dahil pupunta tayo sa isang exotic keeper. So guys, huwag niyong palampasin ang episode na ito at samahan niyo kami. Let's go! Guys, nandito na kami ngayon sa Basilis Exotics. Tara, check natin sa love guys kung ano na andito. Ayan, andito na tayo ngayon sa Basilis. Sir, anong pangalan mo, sir? Carl. Ayan, excited akong maglibot dito, no? So, anong main exotic pet ang meron ka dito, sir? Bearded dragon. So, gano'n ka nakatagal sa exotic keeping? Exotic, I started ano siguro 2011 sa tarantula, then I shift sa reptiles. Sa arachnids ka first, tapos sa reptile. Sir, eto una kong gusto makita, sir. Ang laki na nila, sir, no? Eto ay mga matured na, sir? Oo, matured. But, they are both females. Female ito. Bawal kasi i-house ng ano, dalawang bearded dragon na male at saka female. Nag-away. Male to male, bawal. Male to female. Kung di ka nagbe-breed, bawal sila yan. I-house together. Sir, madami bang species ang bearded dragon? Oh, madami. Ito is Central American bearded dragon. Pogona bitiseps. Ang common, sir, yun ba yung mga nakikita sa Australia din? Oo. Ito siya, ilang taon na ito ulit, sir? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Old day old or ano? 10 days old. November 10 hatch. Sir, may tawag ba mga hatchling? Wala, hatchling lang. Hatchling. Sir, sa mga ganitong stage, sir, anong pinapakain sa kanila? Maliliit na dubya at saka ano, superworms. Kailangan ba, sir, na mindful sa temperature? Kasi ano, sa pag wild, they live in a desert tapos mainit. Ito tayo sa kabila. Ang ganda ng setup niya guys, no? Ang enclosure niya. Talagang parang parang nasa pet shop tayo. Yan. Sir, ito ay anong hypo 100% het zero. 66% possible het with flip. Sir, paano nalalaman ng ano sir, ang sex? Ganito. Ay, sige. Dalawang way kasi makita yung ano sex. First is pag ganito, pag isa lang ganyan, parang itong muscle na to, female. Oo, female. Ang anus ba niyan, sir? Hindi, itong parang bukol yan. Okay. Tapos yung male ganito. Wait lang, pwede mo check. Nakaka-excite guys, no? Kasi ang laki pala nila, tsaka para silang laruan sa... sa actual guys, para silang laruan. Ayan. Ito ay male, sir. Oh, male. Yung male, medyo may ano pa tayo. Yung male is... Yung male, dalawang bukol dito, yung muscle. Okay. They are called hemipenis. May division, sir, no, yung muscle. Okay. Para mas accurate yung sexing mo is, ano, bigyan mo ng flashlight dito. Tapos, makikita mo yung, Para reflection niya.
Sir, as early as ilang buwan, sir, pwede nang makita yung masexing siya, sir? Hatchling, pwede na. Ay, hatchling, pwede na? Pero mahirap. Pag di mo kabisado. Sir, mahirap ba mag-tame ng ganito? Hindi, kasi they are popular pet in sa ibang bansa. Kasi because of their docile nature. Hindi na kailangan i-tame. Para siyang matulis ba to, sir? Oo. Matulis naman. Meron din isang klase na hindi matulis. Meron din. Ibang morph. Ito, leather pa. So hindi naman to magkakapatid. Hindi. Sir, nagpapangalan ka ng pets, hindi? Meron, pero yung iba, wala na, yung mga bago, wala. Si Zoro. Zoro. Mas of Zoro. Hello, Zoro. Ito, lawakan mo, ganito, leather ba? Leather. Iba siya, no? Less scales. Pero sir, itong nafe-feel ko, sir, ay rib niya ba to? Mm. Or rib. Rib. Mm. Wala silang reaction, guys. Oh, ito male at ito female. So pinaglapit sila, parang wala lang ang talas ng ano. Sir, never kang nakagat? Wala naman siya so, talaga date sila. Tas, salamat, sir. Balik muna. Ang laki na nasa baba. Ano, guys, oh. Yan, alam ko na aware siya. Alam niyang may something na nangyayari dito sa paligid niya. Ito, sir, ay female din to, sir? Oo, female yan. Tsaka may ibang klase din ng coloration. May citrus, yellow citrus, orange, red, white, pure white, yung zero. Anong pinaka-common, sir? Normal coloration, ganyan. Ganyan. Ito is red. Meron akong red. Kapila. Wow. Hindi sanay. Sir, talagang maliit pa to na napalaki. Ikaw na nagpalaki nito. Ayan, pula. Binili ko to sa Manila. Hindi naman sa Cartimar, sir. Ah, hindi. May breeder din sa Manila. Wow. Ang ganda, guys, oh. Ang kulay niya ay parang raptor. Parang siyang dinosaur. Tapos less ang spines niya, sir, no? Oh, spikes. Leatherback din. Leatherback din. Tapos, jet black eyes. Oh nga, ito nung translucent. Kaya tawag na translucent. Sir, sa ganitong klaseng enclosure, sir, itong kay sa kanya, magkano aabot ang gagastos to, sir? Sa ganitong enclosure, mga kasali mga receptacle, mga nasa mga accessories. Kung sa enclosure lang kasi nasa mga 2.5. Tapos yung ganitong light, mga 1.3, 1.5. Mahal pala na. Oo. Kilaw na yan. Tapos yan, mga pwede lang yan sa Shopee. Bibili yan. Meron yung mga taga 60 to 100. Hindi advisable na mag-substrate, sir? Meron iba nagsa-substrate. Tapos meron ding iba hindi nag-a-advise kasi prone to impaction. Nakakain nila yung substrate tapos... Hindi na problema sa digestion. Hindi natutunan tapos yun. Tsaka mas madali kasi maglinis pag ganto, sir, no? Pupunasan mo lang. Tissue lang tapos. Sir, ano pa pwede namin makita dito, sir? Ball python. May ball python siya. Tara. Dito ka, Lex. Ayan. Gaano katanda na to, sir? Yearling. 1 year. Yearling. Sa ganito ba, sa mga ganito reptile, ay mahirap ang sexing? Bago lang ako sa bull python. Bago lang. Sa gano'ng kadalas mo pinapakain? Once a week. Pwede natin pakinin niya ngayon kasi last ko pinakain is November 13. So, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ngayon, 20. Pwede. So, guys, sa exotic keeping talaga nagsusulat si sir. Tingnan nyo. Ayan. Para hindi ka mawala, no? Or hindi mo ma-skip or ma-overfeed yung alaga natin. So, ano pinapakain mo dyan? Rats. Bilis na. Grabe, ang mga ball python ay constrictor, sir, no? Wala silang venom. Pero yun yung specialty nila, no, in terms of sa feeding style hanggang sa masuffocate ang mamal.
Ito, pastel yellow belly. Pastel? Pastel yellow belly. Yellow belly. Siya ilang inches to? Hindi ko pa nasukat ngayon. Timbang lang kasi ano. Mabigat. Guys, parang laruan yung kulay. Tinatawag siyang ball, sir, no? Kasi nagbobola. Kasi shape siyang bola. Sir, benta to? Hindi. Ay, hindi. Hip ko ba? Hip mo lang. Tapos, meron pa sa baba. Ito. Ito, sir, ay? Pewter. Wow. Mas malaki siya, sir, no? Pero same lang sila tatlo, ta? Yearling. Yearling din. Ay, mas malaki pa sa baba. Kapal lang. Kapal lang katawan niya, no? Ayun, naka threat pose ba yan, sir? Oh, pag ganyan? Oh, minsan ganyan. Pero bago ko lang yan pinakain kanina, dalawang ano, rats. Ah, nakakain na to. Pero parang baka mag-strike. Ayaw. Interested. Ilan to, sir? Binid ko kasi siya. Ano, 2 times na nag-lock. Ayun. So, pag ano ibig sabihin na, sir? Nag-lock. Maglalock sa yung ano, female at male pag nag-breed. Ah! Yung ano. Kasi nabibreed na pala yun? Oo, oh, pinabreed ko na yun na 2 times lock na yun, ano. Yung yun na female, kaya ano, laging gutom. Ah, kaya para pala ma-develop yung ano niya, follicles. Then ano. So, ano to, sir? Multivitamins. Multivitamins. Ah, nun pala kasi sa reptile, kailangan nila ng vitamin D. D3. D3. Oh. Ah, so ito ay? Pag nasa indoor keeping ka, kailangan ng vitamin D3, tsaka calcium powder. Powder dito, sir. So, paano ipe-prepare to, sir? Ano lang. Ganito. Lagay ka lang ng scoop. Tapos, pwede mo i-mix yung calcium powder tsaka vitamin scoop. Then, kuha ka ng ito, feeder. Tapos, ganyan. Shake mo lang. Go. Kumain yung fried chicken, guys. Para mong niloblob sa harina. Wow. So, ito, sir, ay nakakatulong para? Calcium powder, they need it kasi ano, to para ma-develop yung ano nila mga bones sa special dito lang yan sa ano sa BD diyan ano sa pwede sa ano ball python. Ito ang malaki na, guys. Pero ang ganda ng kulay niya. Actually sa actual, guys, parang gold yung kulay niya. Ito sa kabila ay mga lang, mga ano yan, para feeders, mga beetle, darkling beetle. So, ikaw na nagpa-beetle nito? Mm. Morio ata itong tawag sa Focus Morio. Tapos nangingitlog na lang sila. Oo, tapos ganito. Nangingitlog, tapos ito talaga sa exotic keeping, guys, better pag meron kang sariling produce na mga feeder, no? Ayan. Ito ay mixer, no? Mga 2 to 3 months na? Hindi ko lang, less pa siguro. Mga 2 months. So, paano, sir? Kinukuha mo doon yung substrate? Mm. Nililipat-lipat mo lang sila? Yung ano, beetle nililipat ko. Tapos substrate, iwan lang. So, palit-palit. Ayun, may dates din pala, guys. Anong substrate to, sir? Integra. Integra... Sa baboy? Oo. Oh. Ay, hindi. Sa ano? Oh, sa baboy. Sa baboy. Ay, sa chicken ata? Basta, tegra lang sinasabi. Basta, sa poultry. Wow. Tegra 2. At least may idea ko, sir, ano pwede pala to. So, hindi mo na sila kailang pakainin ng... Hindi, pwede kung may mga tira-tira mga prutas, no? Pag, once a week, inilalagin ano, ng sayote. Kasi, ano, para sa, ano nila, water. Guys, meron din palang sulcata tortoise dito si sir. Sir, ilang taon na to, sir? 2 years plus si sir. 2 years. Two years over. Amputated ang kanyang kamay? Oo, nung nabili kito, ano? Kinagat daw ng pusa. Kinagat ng pusa? Tapos akala ko di na mag-survive, pero yun, lumaki pa rin. They are native in Africa. Africa, no? Sa southern part ng Sahara Desert. Mahirap ba i-sexing to, sir? Oo, pag kailangan, 20 inches daw yung ano? Carapace. Tagal pa nun, sir. Umabot sila ng mga 80 years pala ang mga sulcata tortoise. Oh, ang ganda ng kikita yung pattern sa likod, guys. Oh. Ganyan ang nature, ang art ng nature, no?
Sir, ang succession rate, sir, halimbawa nag-drop ba tawag yan? Nag-lay. Succession rate, sir, ilang percentage? Nagtikilan sa isang clutch ba, sir? Ang nililay? Depende sa female. Kung sa breeding dragon, nasa 20 to 30. 20 to 30 eggs. Ang napupusa, sir, ay ilan lang? Malaki success rate ng pag basta fertile. Pag fertile. Sir, halimbawa, sir, may mga interesado, sir. Paano ka ba nila makukontak? Ayaw ba, page, Basilis Exotics, yan po. May Instagram din pala. DM nyo lang ako sa sa page. Sir, saan kayo located? Sa Emily Homes, Cabantian, Davao City. Sir, willing naman tumulong, sir, sa mga gusto magsimula. Oo, willing. Just PM sa sa page. Lagi naman ako nag-re-reply. Sir, may tarantula ka pa? Wala na. Stop sa tayo, binenta ko na lahat. Yun talaga, doon ka nag-start sa tarantula. Tarantula. Sir, anong advice ang mabibigay mo, sir, sa mga gustong mag-explore sa exotic keeping? Research muna bago bili. Sir, salamat sa time mo at sobrang kakaibang experience nito para sa amin kasi usually isda kami, sir. Sir, balik lang kami dito soon at let's see what will happen next. Okay. Thank you, sir. Thank you. Mabuhay ka. Talagang nakaka-wow ang ating napuntahan na guest, no? Exotic keeper at may mga produkto din siya. Kung gusto nyo mag-explore sa exotic pet keeping, please do research at pwede kayong magtanong sa ating guest. Ayan. Salamat, guys. Para bago tayo matapos, isa-shoutout ko muna sina Darren Lambigit ng Bukidnon, kay Michael Yabot ng Cagayan de Oro, kay Joven Tabignen ng Pulumulok, kay Yuri Janmier ng Jensan, kay Rizmico Benba ng Jensan din, kay Adrian Cute, kay Abingski 318 ng Calgary, Canada. Kay Jeff ko tayo ng Taiwan, along sa mga overseas natin na manonood, kay Marcos MSP Gaming Igon, kay Gilbert La Chica Cedeno, at kay Remehil Garingo. Shoutout sa inyong lahat at please don't forget to ring this bell below, subscribe, like this video, and follow our Facebook page. Follow our Facebook page. Ayan. Salamat, guys, and hope to see you again on our future episodes. Legs up!